Binabati po natin lahat ng ating mga suking taga-subaybay sa ating po mga followers, walang sawang nanonood sa ating bawat programa. Kayo po i-welcome ulit dito sa ating pag-aral natin program. At ang ating pong tatalakayin ngayon ay yung ating pong segment na Biblical Interpretation. Marami na po kasi ang request na ating natanggap kasi medyo na nalampasan po natin ng medyo mahaba-habang panahon. Kaya atin po itong binabalikan base na rin po doon sa mga request ng ating mga taga-subaybay. Marami po sa atin kasi ang hindi ganong interesado pagdating sa Bible interpretation. Subalit, yung po mga follower po natin na talagang maingat at gusto nila yung matuto ng mas malalim sa pag-aaral ng Biblia, ay nagugustuhan naman po nila ang ating segment na ito. Kaya sa ating programang ito, mga kapatid, ang ating segment ay ngayon at ang ating pong tatalakayin ngayon ay may kinalaman sa Bridging the Cultural Gap. At bago yon, binabati po muna natin. Bago yon, atin po munang nais na batiin yung mag-asawang Virgilio at Sister Lourdes Collantes na nakausap po natin kanina. Tumawag po sa atin. Salamat sa inyong palaging panonood at sa kagalakan na kayo po ay ating makausap. At nais po natin pasalamatan yung pong mga nag-pledge doon sa ating pinanggalingang church nung nakaraang Sabado na nakita ho natin ang kawawang simbahan na yon na talagang halos ay ilang dangkal lang ang bubong sa ulo pag tumayo. At mainit kapag katirig ang araw. Kaya natin pong napagpasyahan na yun ay i-promote at kung meron pang mga gustong tumulong sa church na yun, ay ipadaan po sa pag-aral natin kasi idodocument po natin yan. Ang balak po kasi natin ay pati sa pagbibigay doon, siyempre resibuhan yung mga pera, bibili ng materyales, yung bayanihan na gagawin, ay nice po natin i-document para kahit pa paano, meron na ulit tayong matulungan na iglesia na tinatayo sa lugar po yan ng San Jose del Monte, Bulacan, dito po sa Towerville, Seventh-day Adventist Church. Thank you po doon sa mga nag-pledge, mga kapatid na mga kaibigan. Meron na po tayong malinaw na 30,000 na pledge, pero 10,000 pa lang po ang hawak po natin ngayon. So pagpatuloy lang po ninyo, mga kapatid, at nakikita po ninyo yung picture, na makikita po ninyo yung itsura, makikita po ninyo yung kapaligiran. Maganda po yung lugar, maraming mga kahoy sa palibot, at siguro napakaganda na matapos po ang iglesyang iyan. Sa lahat ng gustong tumulong, patuloy po kami nananawagan sa inyo. Ayan. At ngayon, mga kapatid, bago tayo dumako sa ating pong pag-aaral, ay tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos sa magbanal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagagalak at muli pa ay inyong binigay ang pagkakataon na aming pong ipagpatuloy ang aming segment na Biblical Interpretation, kung paano tamang uunawain ang mga talata sa banal na kasulatan, kung saan kayo ang may akda nito. Panginoon, tulungan kami na ito'y maging malaking pakinabang sa lahat ng aabuti ng broadcast na ito. Umaasa po kami, Panginoon, na lahat ay pakinabangan, lahat ay makinabang, lahat po ng mga nagsusuri ay magkaroon ng mas malaking interest upang lalong mahalin ang inyong banal na salita. Maraming salamat sa inyong kabutihan, salamat sa inyong patuloy na pag-iingat sa amin at pagbibigay ng proteksyon at ganun din sa aming pangangailangan sa araw-araw. At umaasa kami matapos ang program na ito na kami ay pinagpala. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang ating tutulakayin po ngayon, mga kapatid at mga ginigil na taga-subaybay, ay may kinalaman po sa paano natin ikukunik ang ating panahon ngayon sa panahon ng mga sumulat ng Biblia. Bridging the Cultural Gap. Napakarami po kasing kultura, mga ginigil na mga taga-subaybay, napakaraming kultura sa Biblia dapat natin isalang-alang. Sa madaling salita, pag tayo nagbasa ngayon ng talata ng Biblia, at hindi natin i-consider yun, malaking problema. Maaring tayo ay maligaw ng malayong pagkaligaw. Ika nga,
Nais po natin munang basahin itong ating panimula po dito para tayo ay magsimulan sa ating pong discussion. Gaano kahalaga ito, yung bridging the cultural gap? This is important because of the gap that exists between our culture in the West and those in Bible times. Understanding the Bible properly requires that we clear our minds of all ideas, opinions, and systems of our own day and attempt to put ourselves into the times and surroundings of the apostles and prophets wrote. So, ang layo po kasi mga kapatid ng uri ng pamumuhay ng mga tao noon sa pamumuhay ng mga tao ngayon. Sa panahon ng isulat ang Biblia, kailangan natin alamin kung ano ang sistema nila. At kapag nalaman natin, ilalagay natin ang ating mga sarili sa kunyari nabubuhay tayo sa panahon nila. Ano ang meaning ng talatang ito? Paano ito binigyan ng diin ng sumulat ayon sa kanilang layunin? Paano kasi mga kapatid, pag hindi ho natin ikinonsider ito, mga taga-subaybay, ay ibang-iba ang ating magiging interpretasyon sa mga talata ng Biblia. Kaya nga sabi po dito, kailangan ilagay natin ang ating sarili na parang tayo ang namumuhay sa panahon nila. Kaya lang, paano natin ilalagay ang ating sarili sa panahon nila noon kung hindi namin natin alam kung anong uri ng pamumuhay meron sila? So kailangan natin alamin ang kanilang kultura, ang kanila pong mga panahon, paano ito tumatakbo, yung kanilang gobyerno. Kaya nga sabi rito, yung mga sistema at pangyayari ay kailangan huwag natin itong i-disregard. Ang sabi pa po rito, when the reformers, tulad ni Martin Luther, Philip Melanchthon, John Calvin, si Ulrich Zwingli, and others emphasize the need to get back to the scriptures. They emphasize historical grammatical interpretation. By historical, they meant the setting in which the Bible books were written and the circumstances involved in the writing. Ayan. So, isinasaalang-alang nila yung historical grammatical interpretation. Ano ang kahalagahan nito? Tulad ng ating mga nabanggit sa una nating episode, kailangan isalang-alang natin ang setting ng isulat yung book at kung ano ang kahalagayan ng isulat nila ito. Alam nyo, mano kasi, halos ang mga writer ng Bible, mapropeta, patriarka, hari, no? Mga apostol, apostoles, no? Mga kapatid, mga kaibigan, palaging merong malaking kinalaman yung mga termino na ginagamit nila, yung mga salita na ginagamit nila, yung mga payo, ay laging merong malaking kinalaman po yan doon sa kalagayan ng mga tao sa panahon iyon. Kaya nga merong mga sulat na binabanggit yung lugar. Ano po? At lating yung settings, yung culture, mga kapatid, mga kaibigan, ay hindi ito nawawala. Kaya, sabi po, itong mga reformers na ito, tulad nila Martin Luther, nila Philip Melanchthon, John Calvin, Zwingli, ay binibigyan nila ng emphasis yung historical grammatical interpretation. By historical, sabi rito, they meant the setting which the Bible books were written and the circumstances involved in the writings. Pag sinabing grammatical, historical, ay ito ang nakikita ho nila ditong mahalaga. At sabi rito, by grammatical, they meant determining the meaning of the Bible by studying the words and sentences of scriptures in their normal, plain sense. So pag sinabing grammatical interpretation, sinasabi po rito, grammatical interpretation means interpretation that is based exclusively on the words themselves. No? It uses words, it phrases and sentences to construct meaningful combinations. It is also called as historical grammatical method. So, aalamin, ika natin ang kahulugan mula mismo sa ginamit na salita
paano niya ito inuunawa ang sariling, ang salitang ginamit nila doon sa original na lingwahe. Kaya nga, di magkatuto yung mga ibang pananampalataya, mga kapatid. Hindi magkaigi, no? Yung mga nakausap po natin, lalo na pagdating doon sa topic na pagkain, hindi talaga nila maintindihan ang pagkakaiba ng brumata at saka ng akatarton. Pinagpareho nila mga ang laking pagkasablay po ng kanyang mga kapatid. Dahil mapagtatawanan ng mga Hudyo at mga Griego ang magsasabi na pareho lang yung bruma at akatarton sa bibig lang ika natin yan. No? Wala pong ganun mga kapatid. Sa kanila, mahalaga yung mga termino. Iba ang definition sa atin yan. Kaya nga may mga translation sa English, isa lang ang translation. Sa Tagalog, isa lang. Pero pagdating mo sa Hebrew at saka sa Greek, magkakaiba yan, mga kapatid. Mayroong pagkakaiba. Pangalawa, sabi dyan ay, it uses in the phrase and sentences to conduct meaningful combinations. Tinatawag din itong historical grammatical method. Ang kombinasyon ng termino at pangungusap na ginagamit, kailangan natin itong huwag itong magkontra. Kaya nga sinasabi natin na wrong grammar kapag nabaliktad natin yung sa pag-aaral ng English, hindi ako magaling sa English, pero alam natin yung tinatawag na kahalagahan ng subject and verb agreement, dahil hindi pwede mo pagbaliktad, ano? Tapos pag hindi naman natin alam na mayroong mga sentence na pag singular may S, pero dapat ilalagay natin kung saan yung is ilalagay. Pag plural naman, saan naman yung is ilalagay. Ano, mga kapatid? Grammar na tinatawag po natin. So, sa pag-aaral ng Bible, ay napakahalaga po noon, mga ginigilom na taga-subaybay. Historical, grammatical, kasi pinag-aralan yung kasaysayan, tapos yung mga pagkakahanay, yung paggamit ng mga orihinal na termino. Ayun. Isa pa sa mahalaga na dinagdag ay yung rhetorical. Ito ay patungkol sa quality of portion of the Bible. Paano ito naka-apekto sa interpretation? Mahalaga itong historical. Kaya ito ay tinatawag na historical, grammatical, rhetorical interpretation. Sabi rito, it is important to know the circumstances of a given Bible book. This means looking for answers to these questions. Ano po yung mga questions na ito? Ito po. Number one, who wrote the book? No. Sino po yung sumulat ng book? At that time, was it written? No. Number three, what prompted the author of the write the book? That is, what problems, situations, or needs was he addressing? Number five, what is the book all about? Six, what is its main subject or subjects? To whom was the book written? That is, who were the first readers or hearers of the book? Ayan. So, ito po yung mga bagay, mga question, mga kapatid. Mahalaga po yan. Sino sumulat? Kailan ito sinulat? Ano yung layunin ng sumulat nito? Ano yung problema, kalagayan, at pangangailangan ng ina-addressan ng sulat? Tapos ay para saan yung aklat na yon? At ano yung subject, no? At para kanino isinulat? At sino ang mga pangunahing inadresan or magbabasa at makikinig ng mga sulat na yan? Halimbawa, the Book of Nahum. Sabi rito, the Book of Nahum reflects the prophet's knowledge of the city of Nineveh. Ibig sabihin, yung more on ang nilalaman ng aklat ng Nahum ay yung pong pinapatungkulan ng propeta ay ang kalagayan at kaugnayan ng Nineveh sa bansa ng Israel, no? At yung The Book of Habakkuk naman reflects that prophet's knowledge to the Babylonian. Ang kalagayan naman ng bayan ng Diyos nang sila po ay
magkaroon po ng masakop po ng Babylonia. Huh? Tapos a number of statements in the book of Colossians seem to reflect the influence in Colossae of a philosophical religious cult. So sa panahon naman ng sulat yung Colossians, mayroon namang kumakalat na philosophical religious cult na tinatawag. Kaya mayroon mga paalala po doon sa aklat ng Colossians kung saan mayroon siyang mga tinatalakay po dyan na kailangan warningan ni Pablo ang iglesia. The Book of Lamentations makes little sense unless the readers bears in mind that Jeremiah was writing a funeral dirge, bemoaning the destruction of the city of Jerusalem by the Babylonians' structure. So, kaya yung Lamentations or panaghoy ay alam natin pag sinabing panaghoy ay ito po kasi ay kalagayan sa masaklap na naging karanasan ng bayan ng Diyos sa kamay ng mga taga Babylonia. So yan po yung mga sample ng ating tinatawag na pag-aaral para kanino, sino ang sumulat, ano ang kalagayan at ano ang dahilan, anong pinag-uusapan. Yan yung mga bagay na dapat natin isaalang-alang. Napakahirap po kasi mga kapatid at mga kaibigan na bumuo ka ng doktrina na hindi mo naman pinag-aralan ano ang konteksto ng ginagamit na talata. Napakahirap po mag-apply ng talata na iba ang intensyon ng sumulat, ano ang iba ang pakahulugan niya. Bibigyan naman natin ng maling interpretation dahil sa hindi naman natin pinag-aralan itong mga bagay na ito. Tapos ito na ngayon, hindi ho ikalulugod ng Panginoon ang mga bagay na yan. Bagaman tayo ay mayroong malaking pakinabang, mga kapatid, doon sa mga sulat nila, pero una muna natin ilalagay ang ating isipan sa kalagayan nila noon para alam natin ang tamang aplikasyon sa buhay natin ngayon ng mga sinulat ng mga writer sa mga tao noon. Ayan po, mga kapatid, mga kaibigan. So, yung lamentation or panaghoy, ito ay paglalarawan ika ng kalagayan ng Jerusalem sa kamay ng mga taga-Babylonia. Okay, pag-aralan ho natin yung tinatawag na kultura, no? Kultura or culture. What do we mean by culture? Tingnan natin, ano pa pag sinabing culture? Ano pang ibig sabihin? Mayroong definition sa Webster Dictionary. The total pattern of human behavior that includes thought, speech, action, and artifacts. And as the Webster defines, culture as customary beliefs, social forms, communication, customs and practices, and material objects such as tools, dwellings, weapons, and so forth. So, pag sinabi ikang culture, mga kapatid, ito yung human behavior, ito yung pag-uugali ng tao, yung kanilang takbo ng kanilang pag-iisip, yung mga salita, yung kanilang galaw, mga artifacts na yan. So, ito yung customary belief, yung social forms nila, yung takbo ng kanilang lipunan, yung kanilang lipunan ginagalawan, yung kanilang pakikipag-communicate, yan, at sa kanilang pamumuhay or practice. Ito po'y dapat isaalang-alang nating lahat, mga kapatid. Kasi ang malaking problema rito, pagka hindi natin ginamit iyon, ay sabi pa sa Bisaya, magpataka na lang, no? Kung ano-ano lang natin ipapa kahulugan doon sa talata. Which is, ibang-iba ang isip nila sa isip natin ngayon. Itandaan ho natin, mga kapatid. Kaya kapag ka-ininterpret natin ang talata ng Biblia, na iba ang mga takbo o mentality, lalo na iba ang layunin ng sumulat at iba ang settings, tapos, i-interpret natin, iba naman ang takbo ng ating panahon ngayon. Nako po, mga kapatid. Napakalayo ang mararating na hindi ayon sa layunin ng Diyos. Tandaan natin yung sinasabing will of God, ang kalooban ng Diyos. Dapat masundan ho natin yon. Pag hindi ho kalooban ng Diyos sa ating nasusundan, ay ligaw ang tawag po dyan. Kaya tingnan po natin. Pag-aralan natin dito yung ilan. Puntahan natin yung
tinatawag na religion. Oh, ito, basahin po muna natin ito. Religion, politics, warfare, law, agriculture, architecture, businesses, economics, and the geography of where our one lives and travels. What he and others have written and read. What he wears and the language he speaks. All this leave their mark on how he lives. And if he is an author of a Bible book, on what he wrote. Kaya nga, kahit sa ating panahon, kapag tayo ay naninirahan sa isang lugar, ang ibang tapos pupunta tayo sa isang lugar na iba ang kultura, kailangan alam po natin, aalamin natin yung kultura ng pupuntahan nating lugar. At hindi natin pwedeng dalhin ang ating sariling kultura sa lugar nila, mga kapatid at mga kaibigan. Iba ang kultura sa Middle East, sa Pilipinas. Pagka dito ay masyado kang malandi, ang tawag nila, o kaya babaero or lalakiro yung mga babae, ay hindi pwede doon. Pugot ulo mo doon. Hindi pwede, mga kapatid. Hindi pwede sabihin natin, ay Pilipino ako, kaya ganito kami. Kaya nga may mga tag-ibang bansa, yung gusto nilang, kultura nila, gustong dalhin dito, nakakalabag sa batas, mga kapatid at mga kaibigan. Pati yung salita, pinag-aaralan ho yan. May mga lugar na iba ang dialect. Ano po, mga kapatid? Kahit nga dito lang sa Pilipinas, ano? Pagka minsan ay may mga termino na iba ang kahulugan sa ibang probinsya, iba ang kahulugan dito. Kaya nga mayroon kaming biruan lagi na pagka kasama ko si Brother Richard sa Tagalog, pag namasyal ka at ikaw ay nalibang, ay maganda yon. Nalibang ka sa pamamasyal. Pero pagdating sa Bisaya, namasyal ka tapos nalibang ka. Nako, masama yon, mga kapatid. Iba ho ang nalibang sa Bisaya kaysa ron sa Tagalog, mga kapatid. May kwento pa nga eh. Magkatuwang ika. Ito totoo talaga ito. Totoo po talaga ito. Taga Burias yung nagkwento nito. Nagtrabaho sa construction. Siyempre, magkatuwang, nagbuhat nung kahoy sa construction. Sabi ng Tagalog, ang bigat, ano? Sabi ng Bisaya, bitaw. Di binitawan ng Tagalog. Ano nangyari? Pag bitaw, hawak-hawak, halos nasa balikat pa ng Bisaya, bumagsak na, ang bigat niya. Di uwi siya ngayon. Pilay-pilay ang kanyang balikat. Kasi iba yung ibig sabihin ng Bisaya ng bitaw. Pag ibig sabihin ng, pag may sinabi ka at sumang-ayon, sasabihin ng Bisaya, bitaw ay. Sa Tagalog, iba yun bitaw. Bitawan mo. Kaya nangyari. Ayun, uwi siya. Totoo pong istorya ito. Taga Burhiaso na kapatiran din po natin ang nagkwento. Akala kang, actually dati, may naririnig na akong ganyang kwento. Pero mismong na-experience ko yan, na ayoko nang sabihin no, kung saan church yung kapatid na yon. Pero totoo talagang nangyari. Kaya, dapat talaga, kahit nga dito sa ating, may mga namangangaral tayo sa bundok, kailangan aralin mo yung kanilang kultura. Meron pong mga nitibong lugar na ang mga nakatira doon. Tulad ng mga kinikwento ng mga missionary, yung PFM, Philippine Frontier Mission, na sa kanila, mabulok na lang yung mga tanim sa daanan. Kainin lang ng mga langgam yan. Wala talagang gagalaw. Tinanong daw nila, bakit hindi nyo kinukuha yung papayang hinog doon, sayang. Ay, hindi ho amin yan. Sayang naman, kahit na, yan ho ang aming tinuro ng aming mga ninuno dito na huwag kaming gagalaw ng hindi namin tanim. Nako, pagdating sa sudad,
yung napaka tagu-taguan mong pitaka na nawawakwak pa yung bag para lang makuha. Eh, samantalang dun sa bundok, eh, iba ang kanilang kultura, mga kapatid. Eh, pag pinag-usapan ho yung ibang bansa, lalo naman, pag pinuntahan natin yung kalagayan ng Bible, ang mga tao sa panahon ng isulat ang Biblia, mga kapatid, ang layo. Tapos ngayon, gagawin natin doktrina na hindi man lang natin pinag-aralang mabuti. Kaya nga, kung mayroon pong mga nanonood, tapos napansin nyo, na yung inyong tagapagturo, yung inyong puno, ay hindi naman nagtuturo ng magandang latag, magandang paraan ng pag-interpret ng Biblia, basta-basta na lang. Hindi nag-aral ng theology, hindi naman alam ang biblical hermeneutics kasi ayaw. Nako, magtakot kayo dyan, mga kapatid. Magtuturo yan, kahit nabasa, iba ang ipapakahulugan sa talata. Maniwala kayo. Eh, kaya ako binabanggit ito, kaya ako nag-series ng ganito dahil experience ko yan. Ang dami dating mali kong paniniwala. Nakakatuwa nga yung aking nakausap eh. Si kapatid na Virgilio kanina, nakausap po natin, na sabi niya eh, akala ko yun na ang aking pagkaunawa. Yung pala, hindi. Kaya nagpapasalamat po siya sa ating pong mga tinatalakay na ito. Yan, ituloy ho natin. Sabi po rito, when we go to the scriptures, it is as if we are entering a foreign land. Just as we may be puzzled by the way people do things in other countries. So, we may be puzzled by what we read in the Bible. Therefore, it is important to know what the people in the Bible thought, believed, said, did, and made. Ayan. Ha? Kapag ka magbabasa tayo ng Biblia, ilagay natin ang ating sarili para tayong pupunta sa ibang bansa na kailangan nating alamin ang kultura nila para hindi tayo magkamali at hindi natin malabag ang pamantayan ng kultura ng Biblia o ng mga tao sa Biblia. Kapag hindi natin pinag-aralan kung anong kultura ng isang bansa o lugar, ba sabi dyan, eh, maaari magtaka tayo eh. Ano ba? Bakit nila ganito ang kanilang ginagawa? So, balit pag pinag-aralan natin kung anong kultura nila, hindi na tayo magtataka bakit ganon, bakit ganyan. Okay? So, napakahalaga po nito, mga kapatid. At katulad nga ng nabanggit ko, na meron tayong mga nakakausap dito, akala nila, pag sinabing Sabbath, pwede itong i-apply sa kahit anong gusto mong araw. Samantalang sa Bible, pag weekly Sabbath ang pinag-usapan, yan lang ho ay tumutukoy sa ikapitong araw. Meron mang Sabbath na ibang tinutukoy sa Biblia, hindi naman yan weekly. Yan naman ay yearly. Yan ang tinatawag natin yan, ay hindi literal Sabbath or hindi yan creation Sabbath. Hindi siya part ng creation, yung mga Sabbath na yan. Yan ay mga seremonya na ginagawa Sabbath kasi hindi sila nagtatrabaho during festival. Sa panahon na sinasagawa po nila yung Sabbath na yon. Isa pa dyan yung mga termino, no? Bakit ba sa Bible ay meron pong mga tinatawag na pagkain, no? Pag sinabing food or bruma, yan po. Sa isip nila, pag sinabing pagkain, hindi yan bawal. Pero sa atin ang mga Pilipino, pag sinabing pagkain, kahit bawal, basta kayang kainin. Iyan ay iba. Sa kultura ng Biblia, pag sinabing bruma, eatables yan. Diba, tutol yung nakausap po natin, pastor na Baptist, mali daw na pag sinabing bruma, eatables. Sa inyo yun. Sa atin yun. Pero sa kanila, ganun talaga ang ibig sabihin. O bakit mayroong explanation na yung bruma ay mayroong pagbabawal sa Levitical law. Malalaman nga natin kung ano yung pinagbawal na yun sa Levitical law, kung malinis o hindi. Ibig sabihin, mas lalo natin mararating yung dahilan kung bakit pinagbawal, bruma naman, pero bawal.
eh, papasok ngayon yung pala yung mga namatay sa sarili, niluto sa sariling gatas, nadikit ngayon sa marumi. Yan po. Pag sinabing bruma, malinis sana yon. Kaya lang ipinagbawal na rin ng mga Hudyo. Kasi ang kultura nila, pag madikit ang isang malinis sa isang marumi, marumi na rin yan. Kaya nga sa kanila, hindi nila kinakain kahit na malinis, pero nadikit sa marumi. Tulad ng pangitain nakita ni Pedro, na may mga malinis naman na hayop, pero nakahalo sa marumi, kaya ayaw na rin niyang kumain. Yan po mga kapatid, ang kaibahan ng isip ng mga tao ngayon sa isip ng mga tao sa Bible. Kaya dapat talaga po natin ito isaalang-alang. Sabi po dito, to the extent we do this, we are then able to comprehend it better and communicate it more accurately. If we fail to give attention to these matters of culture, then we may be guilty of eisegesis, reading into the Bible our Western 20th century ideas, context, concern, forces, or away from our framework of the author. So, kapag ka ika ay hindi po natin ito isinang-alang-alang, hindi po natin makukomprehend mabuti. At saka magiging hindi maganda yung ating pakikipag-communicate sa kanila. Kapag ka hindi po natin binigyan ng attention yung mga bagay na ito, lalo na pagdating sa kultura, then we may guilty of eisegesis, reading into the Bible or Western sa panahon ng 20th century's ideas. Ha, mga kapatid? So, pag sinabing eisegesis, ang ibig pong sabihin ng eisegesis, ito po yung sarili mong kultura, sarili mong isip, sarili nating takbo ng panahon, ilalagay natin doon sa talata. Which is, nang isulat, iba naman yung takbo ng panahon. Nako, ang mali. Magiging guilty tayo doon sa error ng pag-interpret ng Bible, which is eisegesis. Dalawa po kayo yan. Exegesis at saka eisegesis. Ang exegesis, ex, ibig sabihin, ilalabas mo. Exegete. Kukunin yung talata sa Biblia base sa pag-aaral ng kultura nila at pakahulugan ng sumulat, aalamin yan, ilalabas, ilalagay natin sa ating isipan, pangunawa. Pag eisegesis naman, ay yung ano yung iniisip natin, yun ang ilalagay natin pakahulugan sa talata. Sarili na ho natin yun. Hindi na yun. Nawawala na yung sinasabi pong pagpapaliwanag ng Biblia sa kanyang sarili. Yan ang dapat natin tandaan, mga kapatid, tungkol sa mga bagay na ito. Ngayon, question, how do various cultural customs affect the interpretation of certain passages? No? Paano ika nakaka-apekto yung kultura at custom ng mga tao sa Bible, samantalang iba naman ang ating kalagayan ngayon? Yung pong interpretation, napakalaki ba itong epekto sa atin, mga kapatid, na bagla na lang hindi natin isa sa alang-alang yung bagay na yon? Ano ang ilan sa mga magiging problema kung sakali? Okay, pag-usapan natin, ano po ba yung ilan? Puntahan natin ngayon yung political or civil gap. Tutukan muna natin ito. Marami kasi itong mga gap, mga kapatid. Ha? Ang question dito ay, bakit inalok ng posisyon ni King Belshazzar si Daniel ng ikatlong posisyon sa kaharian? Mababasa po natin yan sa Daniel 5:7 at 16. Basahin natin. Ang hari ay sumigaw ng malakas na papasukin ang mga inkantador, mga kaldiyo at mga manghuhula. Ang hari ay nagsalita at nagsabi sa mga pantas sa Babilonya, sino mang
makababasa ng sulat na ito at makapagpapaninaw sa akin ng kahulugan niyan, magdadamit ng kulay murado at magkakaroon ng kwintas na ginto sa palibot ng kanyang dig at magiging ikatlong puno sa kaharian. O, tignan to, sa bandang huli, magiging ikatlong puno sa kaharian. Ang hari dito ay si Belshazzar. Sa talatang 16, ngunit babalitaan kita na ikaw ay makapagpapaaninaw ng mga kahulugan at makapagpapaliwanag ng alinlangan kung iyong ang mabasang sulat at maipaaninaw sa akin ang kahulugan. Mananamit ka ng kulay murado at pagkakaroon ka ng kwintas na ginto sa palibot ng iyong liig. At ikaw ay magiging ikatlong puno sa kaharian. So, anong posisyon ito, mga kapatid at mga kaibigan? Anong posisyon ang inaalok ni King Belshazzar kay Daniel? Ikatlong puno ng kaharian. Sa atin na nagbabasa ngayon, mga giliw na taga-subaybay, wala tayong malay. Anong posisyon yon? Pero sa mga Bible scholar, sa mga nag-aral, alam nila kung anong posisyon yan. Kaya nga yung prophecy, yung Biblia, ay napakaganda dahil ito ay sinusuportahan ng kasaysayan or ng history. Kung pag-aaralan po natin, ayon sa mga secular historian, si Belshazzar kasi ay nasa ikalawang posisyon. Bakit? Nasa ikalawang posisyon lamang pala siya nung time na yon. Dahil yung kanyang, si Belshazzar ay ang anak ni King Nabonidus. Si King Nabonidus, mga kapatid, ay hindi ho binanggit dito sa kapitulong ito ng aklat ng Daniel. No? Actually, hindi nga banggit yung kanyang pangalan dito. Pero sa kasaysayan ay maliwanag na nabanggit ang kanyang pangalan. Pakinggan po ninyo, sabi rito, ano ang dahilan? This is because, as we know from secular history, Belshazzar was actually the second in command. His father Nabonidus was out of the country for an extended period of time. Ayan, so ito po ay kuha natin sa ilang encyclopedia online. Pagka pinag-aralan po natin ang malawak, bakit ano ang dahilan? Bakit nandun si Nabu, sabi rito ay out of the country si King Nabonidus. Sabi po rito, Nabonidus was the last king of the Neo-Babylonian Empire, reigning from 556 to 539 BC. Ito ay 17 years. He seized power in a coup, toppling King Labashi Marduk. He also angered the priests and commoners of Babylon by neglecting the city's chief god, Marduk, and elevating the moon god, Sin, yan si Sin, to the highest status. Nabonidus left the capital 14 years to build and restore temples mostly to Sin. Yan yung kanilang diyusan. So, leaving his son Belshazzar in charge. Ayon. While leading excavations for the restoration effort, he initiated the world's first known archaeological work. Ayon. Kaya pala si Belshazzar ay, kumbaga, inilagay lamang niya, iniwanan niya sa kanyang anak na si Belshazzar, ito yung naghawak pansamantala. Kasi that time, si Belshazzar ay itinuturing pa rin niya na ang kanyang anak ang king at siya'y pangalawa lamang. At kung sino makapagpapaaninaw nung tinatawag na vision o pangitain, ay yung posisyon, ikalawa sa kanya ang ibibigay niya. Ikatlo naman sa kaharian. Kasi si King Nabonidus pa rin talaga overall ang king. Siya ang pangalawa lamang. Pero ang inaalok niya kay Daniel ay yung pagiging kanang kamay. So, hindi mo naman makita ho yan, mga kapatid. Sa takbo ng mga talata sa Daniel, wala, hindi mo maintindihan yan. Kaya bakit natin nalalaman ito?
Kasi may history. Ito po yung pagkuha ng mga impormasyon sa mga tala ng kasaysayan para hindi natin mapagkamalan ang ibig sabihin ng mga talata sa Biblia. Itong aking pinapakita ho dito, mga ginigil ng mga taga-subaybay, hindi ito doctrinal, ano? Ito'y mga secular, mga kaalaman. Para lang mailarawan at maibigyan kayo ng halimbawa na pagdating sa doktrina, mas lalo natin dapat itong pag-aralan. Yan po ang bagay na dapat po nating tandaan. Isa pa, na tandaan ho natin, nasa political gap tayo. Pinag-aralan natin yung tungkol sa political gap. Yung gap, yung mga dapat natin isaalang-alang. Bakit dito sa aklat ng Pilipos, mababasa natin sa 3:20, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Ang tanong, bakit sinabi ito ni Apostol Pablo? Bakit binanggit ni Apostol Pablo ito ng ating pagkamamamayan ay sa langit? Kapag ka tayo magbabasa lang, pwede naman nating bigyan ng ibang ibig sabihin yan. Pwede naman nating i-interpret niya na, eh kasi pansamantala lang tayo dito sa lupa. Which is, wala naman ganong problema. No? Pero ang tanong, ano talaga ang sitwasyon? Lagi natin binabanggit yung sinasabing context. Ano po? O tingnan ho natin, ano ba yung konteksto po nito? Sabi po dito sa verse 18 to 19, sapagkat marami ang mga nagsisilakad na siyang madalas na aking sinasabi sa inyo. At ngayon, sinasabi ko sa inyo na may pag-iyak na sila ang mga kaaway ng krus ni Kristo. 19, na ang kanilang kahihinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang Diyos ay ang tiyan. At ang kanilang kapurihan ay nasa kanilang kahiyan na nag-iisip ng mga bagay na ukol sa lupa. Ito po yung konteksto. Ngayon ang tanong, ano ang connection nito doon sa talatang 20 na ang ating pagkamamamayan ay sa langit? Konteksto po ito. So may mga pagkakataon sa Bible na yung pong talata, kahit ng immediate context, hindi malinaw. Hindi pa rin malinaw. Pero makikita na natin dito yung idea na sinasabi dito ni Pablo, may tinutukoy siya ditong mga kaaway ng cross ni Kristo na ang kanilang, yung kahihinatnan nito ng mga kaaway ng cross ni Kristo, ang kahihinatnan nila ika ay kapahamakan. Ang kanilang Diyos ay ang kanilang tiyan. Ano po ang sinasabi? Nag-iisip na lagi sila ng mga bagay na uukol sa lupa. Pagdating po sa historical background nito, mga kapatid, no? Pag inalam natin yung history, kalagayan ng Pilipos, which is hindi naman sinulat yan sa lahat ng sa buong aklat ng Pilipos, maiksi lang ho yan. Ano ang sistema, ano ang itsura, ano ang kalagayan ng mga Kristiyano sa aklat ng Pilipos? Di ba? Hindi na natin malalaman yan. Kaya ang ganda na pinag-aaralan talaga natin yung history, yung mga Bible history, mga kapatid. At itong mga scholar, yung mga Bible na nag-aral, sabi po ng ibang mga miyembro, lalo na yung mga miyembro ng dating daan na ayaw maniwala sa ganyan. Oh, palusot mo lang yan. Ano lang yan? Gawa-gawa nyo lang yan. Eh kasi hindi sila na-motivate sa ganun. Isa lang ang pinaniwalaan nila. Pag lumabas sa kanilang puno, founder, yun lang. Isamantalang yung kanilang founder, gumagamit naman ng history, yun nga lang ay kulang-kulang at bias. So, ano ang kalagayan nila, mga kapatid at mga gilo na taga-subaybay? Ito po, meron pong explanation. Philippi was a colony of Rome. Philippi were actually not citizens of the people living in the Roman Emperor Octavius Augustus granted the Philippians Italic rights. That is, he gave them the same privileges of if their land was in fact in Italy. Ayun, bahagi po ito. Tandaan natin, bahagi ito ng political gap na tinatawag po natin. Ang Pilipos, ito ay colony ng Rome. No? Bagaman ang mga taga-Pilipay ay hindi sila mamamayan ng Rome, sumalit yung emperor si Octavius Augustus, binigyan sila ng karapatan ang mga taga-Pilipos
na binigyan sila ng pribilehiyo na katulad din ng mga mamamayan dito. At siyempre, sakop pati yung mga Kristiyano roon. Eh siyempre, ang mga Kristiyano natuwa sa pribilehiyo na binigay sa kanila ng Roma. Mira mo, mga privileges na binigay sa kanila na kahit hindi talaga sila taga roon, taga Pilipay sila, pero binigyan sila ng chance, ano, ng pribilehiyo. Sa katuwaan yun ng mga Kristiyano, in-apply ni Pablo na kung dito pa lamang binigyan tayo ng, kumbaga ganito, dito pa lang masaya na tayo na binigyan ng pribilehiyo ng emperor ng Roma, lalo pa sa langit. Sabi niya roon sa konteksta 18 at 19, meron mga kalaban ng krus ni Kristo. Bagaman yung Roma ay hindi tanggap si Kristo, pinatay nga nila. Sila yung mga kalaban ng krus ni Kristo. Yun ang mga Kristiyano, masaya. Kasi may privileges na ibigay sa kanila. Yun yung mga kaisipan na ukol sa lupa, na mga pribilehiyong panlupa lamang. Sabi ni Pablo, ang ating pagkamamamayan ay sa langit. Yung mga itao ika nag-iisip lamang ng mga bagay ukol sa lupa, ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan. Ang Diyos nila ay ang kanilang Diyan. So, yun po yung mga konteksto. Itinatawag po natin yan, historical context, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya maganda talaga na isinaasaalang-alang natin itong mga bagay nito. Ngayon, bakit ako nagkaroon ng interest na kahit hindi gusto ito ng iba, kasi gusto nalang puro question answer, ay gusto ko po itong dalhin sa inyo. Kasi ako mismo nakinabang. Tandaan po ninyo, pag-aang itong series ng Biblical Interpretation ay pinanood nyo talaga ito, tsaka ito pong aking mga presentation, ay pag natapos itong series na to, isang libro na rin po ito na sinimplified po natin, ay igagawin po natin itong libro para ma-share po natin sa ating mga kapatiran. Ang sarap, at pag nagbasa ka ng Biblia, hindi ka agad magbibigay ng interpretasyon, i-consider mo yung talata, at ngayon, lalo na, ang technology natin mataas na. Madali na hong mag-research, mga kapatid at mga kaibigan. Siyempre, dapat alam din po natin yung mga ginagamit po natin mga research. Yan. So, yan po yung ilan sa mga bagay na dapat natin i-consider, mga giliw na taga-subaybay. Ngayon, sabi sa verse 21, nung tres pa rin ang Filipos, na siyang magbabago ng katawan ng ating pagkamababa upang maging katulad ng katawan ng kanilang kalawalhatian ayon sa paggawa ng na maipagpapasuko niya sa lahat ng mga bagay sa kanya. So ito yung mga bagay na may kinalaman sa tunay na pinag-uusapan kung bakit lumalabas ang salita dahil may pinagbabatayan o ika nga sa ating mga termino ngayon, may pinaghuhugutan. Hindi pwede na walang dahilan bakit sinabi ni Pablo ang mga salitang ito. Ang ating pagkamamamayan ay sa langit. Tinuturo pa rin niya ang Panginoon na siyang may karapatan magbigay sa atin ng higit na security at pribilehiyo kaysa ibinibigay ng tao. Ayan. Okay. Ngayon, punta tayo sa mga propeta sa Old Testament tulad ni Jonah. Minsan ko nang nabanggit sa aking ibang lecture pero babasahin mismo natin dito sa source na atin pong pinagbubabatayan ngayon, yung Biblical Interpretation by Roy Zack. No? Sabi po rito, secular sources informs us that the Ninevites were atrocious in the way they treated their enemies. They beheaded the leaders of peoples. They conquered and piled up those heads. They sometimes placed a captive leaders in a cage, treating him like an animal. Often, they impaled their captives, thus giving them an agonizingly painful death. Ang tinutukoy ho dito ay yung mga Ninevites, mga kapatid. Ibig sabihin, sa mga secular scholar, yung mga taga-Nineve malulupit sa kanilang mga kaaway. At ito'y mortal na kaaway po ito, mga kapatid, ng bayan ng Diyos. Pag nakahuli sila ng kalaban, ay kinukulong nilang parang hayop.
pinapatay nila sa isang karimarimarim at masaklap at kahirap-hirap na kalagayan ng pagpatay. Tapos yung mga ulo sinasalansan ang ika nila. Eh dahil sa kasamaang iyon, nakita iyon ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos, parurusahan ko ang Nineveh. Subalit hindi agad pinarusahan ng Diyos kasi ang Diyos ay God of Justice, ika nga. Sabi niya kay Jonah, Jonas, pumunta ka sa Nineveh, mangaral ka. Sabihin mo sa kanila na meron lang silang ilang araw at akin silang parurusahan. Eh kung kayo si Jonah, di ba? Kalaban at nakakatakot yung lugar, pupunta kayo? Kaya sa political background, mga kapatid, eh iba ang way na pinuntahan ni Jonah. Marahil ang inisip ni Jonah na mabuti nga sa kanilang malipol. Alam, kabisado ni Jonah, kasi siya yung prophet ng that time, ay alam niya ang kalagayan ng Nineveh. Alam niya at kaya nga siya hindi pumunta. Kasi nga, mabagsik ang mga taga Nineveh. So, alam natin ang nangyari, pumunta siya ng Tarsis. Subalit ang Diyos ay hindi pumayag, no? Gumamit ng isda para lunukin siya at iluwa doon sa Nineveh. No choice siya, kundi mangaral. At ang kagandahan, nakarinig ang mga taga Nineveh. Nagsisi. Tingnan niyo mga kapatid, ang lugar, bansang Nineveh, hindi yan Israel. Eh, ibig sabihin, hindi totoo na kung pinili ng Diyos ang Israel na bayan, ay hindi na mahal ng Diyos ang ibang bansa. Mahal niya taga Nineveh. Kaya ang mga Israelita, pinili ng Diyos para pagkalooban ng mga aral. Sila ang magiging ilaw sa mga hintil. Ang mali ng mga Israel, isinarili naman nila ang mga aral. At ang tingin nila sa ibang bansa ay walang karapatan. Yun po ang tunay na layunin ng Diyos talaga. Yung maging parihas siya sa lahat ng tao. Ano po? Kaya nga mahal niya yung taga Nineveh, mga kapatid. Kaya ang yung aklat ng Nahum ay naglalaman ng mga sulat niya tungkol sa bansang Nineveh. At ang kagandahan po niyan, yung Nineveh na yan ay nagsisi at hindi pinarusahan ng Diyos, hindi hinatulan. Nasa namang ikinasama naman ang loob ni Jonas. No? Eh ano bang ipinagpuputok ng butsi ni Jonas? Bakit siya nagalit nang hindi pinatulan ng Diyos? Hindi ba dapat matuwa pagka hindi hinatulan ng Diyos ang Nineveh? May mga tao kasing ganun eh. Gusto nila na pagkalaban nila, gusto nilang mapasama eh. Gusto nila, kalaban ito, dahil kalaban ng bayan ng Diyos, gusto nila, galit din yung Diyos. May mga taong ganun eh. Pagkakalaban mo, gusto mo, lahat ng mga kakampi mo, kalaban na rin yun. Ganun ang kaisipan ni Jonah. Na gusto nila parusahan kasi kalaban nila eh. E kaso hindi pinarusahan, masama ang loob niya sa Diyos. Alam natin ang istorya ni Jonah. Yan po yung tinatawag natin mga political gap na dapat po natin isalang-alang. Ngayon, ang next naman, bakit itong mababasa natin sa Ezekiel 25, talatang 12. Sabi rito, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat ang Edom ay gumawa ng laban sa sangbahayan ni Huda sa panghihiganti at nagalit na mainam at nanghiganti sa kanila. Pansinin niyo yung talata ha? Yung Diyos, sabi ng Panginoong Diyos, yung Edom ay gumawa ng laban sa sangbahayan ni Huda sa panghihiganti at nagalit na mainam at naghiganti sa kanila. Teka muna, ano ba ang dapat ipaghiganti ng Edom sa bansang Huda? Ha, mga kapatid, ano bang kasalanan ng Huda sa Edom, mga kapatid at mga kaibigan? Political gap. No? Alitan. Eh, paano natin aalamin yan? Kung Biblia lang hawak natin, wala tayong ibang mga tools para alamin ano pa talaga ang totoong nangyari. May ideya ho ba kaya tayo, mga kapatid at mga gilom na taga? Subaybay, alam niyo po kung anong lahi ang Edom? Ano? Ano po ba kung anong lahi meron nanggaling sila? Okay, ganito yung ating mababasa sa commentary of critical a commentary critical experimental and practical
on the Old and New Testament. Sabi po rito, by taking the most unrelating vengeance, it was not simple hatred, but deep, brooding, implacable revenge. The grudge of Edom or Esau was originally for Jacob's robbing him of Isaac's blessings, according to Genesis 25:23, 27:27-41. So ano daw ho, mga kapatid, ang dahilan? Yung lahi ni Edom ay mula sa lahi ni Esau, na yung galit nila sa Huda ay nagsimula pa ito sa naging alitan ng kanilang mga magulang. Alam natin na ang Huda anak ni Israel. At si Israel, si Jacob. Si Jacob, may kapatid si Esau. Ninakaw ni Jacob ang pagkapanganay kay Esau. At yun ang isang dahilan kung bakit galit yung Edom sa Huda. Galit sa buong Israel, mga anak ni Jacob. Meron pong backup tayong mababasang mga talata. Katulad po ng mababasa sa Aklat ng Bilang, Kapitulo 20, talatang 14 hanggang 21, kukuhanin ko po sa Magandang Balita Biblia para mas madaling maintindihan. Ito po ang nakasulat. Mula sa Kadis, nagpasabi si Moises sa hari ng Edom. Ito ang ipinapasabi ng bayang Israel na iyong kamag-anak. Ayan, kamag-anak ng Israel yung Edom. Hindi kaila sa iyo ang mga kahirapang dinanas namin. Alam mong ang mga ninuno namin ay nagpunta sa Ehipto at nanirahan doon ng mahabang panahon. Ngunit kami at ang aming mga ninuno ay inapi ng mga Ehipsyo. Dahil dito, dumaing kami kay Yahweh. Dininig niya kami at isinugo sa amin ng isang anghel na siyang naglabas sa amin mula sa Ehipto. At ngayon, narito kami sa Kadis, sa may hangganan ng iyong nasasakupan. 17. Ipinapakiusap kong paraanin mo kami sa iyong lupain. Hindi kami daraan sa alinmang bukirin o ubasan. Nikukuha ng isang patak na tubig sa iyong mga balon. Sa lansangan ng hari kami magdaraan. At hindi kami lilihis sa kanan o sa kaliwa hanggang hindi kami nakakalampas sa iyong nasasakupan. Pansin ninyo, kapatid, yung talata dyan, may ginamit dyan na hindi kami lilihis sa kanan o sa kaliwa. Alam nyo, yung talatang ito ay minsan ginagamit natin sa ibang explanation. Nakalimutan natin yung pinagkuhanan o background ng talata. Yung pala ay pakiusap ng Israelita sa Edom. Para paraanin sila, nangako sila, na hindi nila gagalawin yung mga pananim, ubasan, kahit na yung pagsalok ng kahit na kaunting tubig sa balon, hindi nila gagawin. Hindi sila liliko. Doon lang talaga sa daraanan na yon, mga kapatid. Pero ginagamit po ito ngayon sa mga sermon. Wala namang masama. Ang tawag nga natin doon ay allegorical. No? Binigyan natin allegorical meaning para matuto na sa ating practical application nga naman ngayon, huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwa. Dapat diretso. Pero yung background niya ay ito. Nakikiusap sila na paraanin sila ng Edom sa kanilang lansangan. Ano ang nangyari? 18 hanggang 19. Ngunit ganito ang sabi ng mga taga-Edom. Huwag kayong makadaan-daan sa aming nasasakupan. Bah, ayaw, matapang ano. Kapag kayo nangahas, sasalakayin namin kayo. Galit eh, no? 19. Sinabi ng mga Israelita, hindi kami lilihis ng daan. Sakaling makainom kami o ang aming mga alagang hayop sa inyong tubig, babayaran namin, paraanin lamang ninyo kami. Yan ang talakayan na nangyari. 20.
at 21. Hindi maari. Talagang ayaw ng Edom. Sagot ng mga taga-Edom. At tinipon nila ang kanilang buong hukbo upang salakayin ang mga Israelita. Kita mo na. Galit talaga eh. Hindi nga pinaraan ng mga taga-Edom sa kanilang nasasakupang lugar ang mga Israelita. Kaya humanap na lang sila ng ibang daan. Ang punto natin dito, mga kapatid at mga kaibigan, kung tayo ay ura-urada na lamang magbibigay ng interpretasyon sa tanata na hindi natin uugatin ang napakakapal na Biblia, tandaan ho natin, nakakatawa nga minsan eh, may mga tanata na nagbabase ng doktrina nila sa isang tanata lang sa Biblia. Hindi na nila isinalang-alang yung ibang talata. Hindi po ang ibig sabihin sa isang talata, yun na ang kabuuan ng ibang Biblia, ng buong Biblia. Kaya nga may nakakatawa yung mga ayaw maniwala sa Trinity. Ay bakit anya dito? Bakit dito sa Kawikaan? 8, ang binanggit lang dyan, yung karunungan at yung Diyos. Bakit sa ibang talata ay ang trono ng ama at anak lang, walang trono espiritu? Kung ano-ano ho, mga kapatid, ang naiisip. Huwag ho natin pasunurin ang Biblia sa ating takbo ng isip, mga kapatid. Mali yun. Minsan, para maintindihan, magki-create ka ng question. Tapos ikaw rin sasagot. Kung mag-create ka ng question, dapat Biblia ang sasagot. Tulad ng mga binango nating tanong kanina. Sino sumulat? Ano ang sitwasyon ng isulat ito? Ngayon, sasagutin mo, sasabihin mo, ni kasi ganito yan, tag-araw, tag-init, may bagyo. Saan kinuha? Sa ating panahon? Eh, hindi ganun, mga kapatid. Mali. Malaking mali yan. O ngayon, sabi po dito, sa talata ng, 25-13 ng aklat ng Ezekiel. May kinalaman pa rin po ito sa Edom. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, aking iuunat ang aking kamay laban sa Edom at aking ihihiwalay ang tao at hayop dun at aking gagawin sira mula sa Timan hanggang sa Didan nga ay mabubuwal sila sa pamamagitan ng tabak. Kaya nagalit ang Diyos sa kanila kasi andun na yung protection ng Diyos sa Israel, kaya nga pinalaya eh. Eh ngayon, dahil sa nagmatigas yung Edom, mga taga-Edom, yun ang nakanilang naranasan. Kaya nga sabi sa aklat ng unang ikalawang Samuel, 8, 13 at 14, ito po ang sabi oh, at nabantong si David nang siya'y bumalik na mula sa pagsakit sa mga taga-Syria sa libis na alat sa makatibugay sa 18,000 lalaki. At naglagay siya ng mga pulutong sa Edom. Sa buong Edom ay naglagay siya ng mga pulutong at ang lahat ng Edomiyo ay nangaging alipin ni David. At pinapagtagumpay ng Panginoon si David saan man siya umaroon. Ayun no? Ang Edom ay isa sa naging alipin ni David. Yan ang history, ano, mga kapatid at mga kaibigan, mga taga-ginagin natin, mga taga-subaybay. Ngayon, next, ang tanong ay bakit binanggit ito ni ng Panginoon sa Marcos 8:34. Ganito ang ating mababasa. At pinalapit niya sa kanya ang karamihan, pati ng kanyang mga alagad at sa kanila'y sinabi, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. Eh, bakit sinabi ng Panginoon na pasanin ang kanyang cross, sumunod sa akin? Meron tayong mga iba-ibang explanation dito na yung kanya-kanya ikang cross ay yung mga pinagdadaanan sa buhay, halimbawa niya, yung mga anak mo, pasaway, yan ang cross mo. Yung asawa ay hindi mananampalataya, cross mo yan. Yung mga anak,
ay ayaw tumanggap sa Panginoon, ayaw sumunod sa iyo, cross mo ikaw yung pasan niya. Pero ano ho talaga ang nasa isipan o maaaring layunin ng Panginoon nang sabihin niya ito? Wala namang masama doon sa mga interpretasyon na ating narinig. Subalit ang isang bagay, bakit ginamit ng Panginoon yung tagpasan ng cross? Dahil sa panahon nila, yung makita mo isang tao na may pasan-pasan cross, ibig sabihin masama ang taong yan. Masamang katawa-tawa, makasalanan. Ito yung gustong idiin ng Panginoon na naiintindihan naman ng mga alagad. Kung anong ibig niya sabihin, na ang lahat ng gustong sumunod sa akin, magpasan sa kanyang cross sa araw-araw at sumunod sa akin. Ibig po sabihin, ay inilalarawan ng Panginoon ang isang kalagayan ng isang Kristiyano na ito ay maaaring makaranas ng pagtuya, nakakahiya. Di ba ngayon pinagtatawanan tayo, may mga tao na mga anak kinukutya ng mga kaibigan, yeah, bakit ka sumama niyan, ganyan, ganyan, ganyan. Minsan ganyan ang nangyayari. Yung sumampalataya sa Panginoon, yung literal na ibig niya sabihin, yung mayroong kampasan, ay patunay yun na isa kang kriminal. So sa isang tao makasalanan, nasusunod sa Panginoon, ipalagay natin na tayo'y makasalanan, mga kapatid. Yung pong dalahin natin, mga bigat natin pasanin, ay pasanin natin sapagkat ang Panginoon mismo ay nagpasan sa kanyang sariling cross. Nung hindi na lang niya kinaya, tumawag ng lalaki para tumawang sa kanya. Pero alam naman ng madla na yung lalaking nagpasan ng kanyang cross ay hindi niya sariling cross yun, kundi hindi na kinaya ng ating Panginoon. Kaya tinulungang pasanin yon. So yun ang isang dahilan. Ilarawan na ang pagsunod sa Panginoon ay isang parabagang makakaranas tayo ng isang nakakahiya at pagkutya sa mga tao, mga kapatid at mga kaibigan. At next naman, ay itong mababasa natin sa Exodus 23:19. Ganito yung ating mababasa. Ang mga pinakauna ng mga unang bunga ng iyong lupain ay iyong ipapasok sa bahay ng Panginoon mong Diyos. Huwag mong lutuin ang batang kambing sa gatas ng kanyang ina. Ano ba ang masama kung lutuin ang kambing sa dagatas ng ina? Lason ba ito? Masama ba ito? Anong kaugnayan nito? Bakit bawal? Hindi, tandaan niyo po, ang Panginoon hindi basta-basta magbibigyan ng utos na walang dahilan. Mamaya mapag-aralan po natin yung Ten Commandments. Hindi magbibigay ang Diyos ng utos na walang dahilan. Bakit ayaw niyang ipaluto yung batang kambing sa gatas ng kanyang ina? Bakit sinasabi po rito? Sabi pa rito ng ni Moises, sinulat pa niya rito. Ang iyong lupa ay iyong ipapasok sa bahay ng Panginoon mong Diyos. Huwag mong lulutuin ang batang kambing sa gatas ng kanyang ina. Ngayon, ang paliwanag, basahin nun natin. Hango pa rin po dito sa Basic Bible Interpretation. According to this archaeological discovery, this practice was part of a Canaanite ritual. Apparently, then, God did not want the Israelites to participate in any religious practice of the Canaanites. So, isa palang ritual ng mga Canaanites, yung iluto ang hayop sa gatas ng kanyang ina. Ibig sabihin, ganun kahigpit ang Panginoon na isang ritual na ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa tunay na Diyos, ay ayaw niyang gumaya ang mga Israelita doon. Kaya lumabas ang utos na bawal lutuin ang batang kambing sa gatas ng kanyang ina. Hanapin mo ang lahat ng kadahilanan niyan, mga kapatid, ang rason
Walang malinaw na sinabi. Wala. Maliban na lamang na alamin mo ano po ba ang dahilan. Pupunta ka ngayon. Pag niluto sa gatas, ay malalaman mo, isa pala itong ritual ng mga Canaanites. Isa pala itong bahagi ng kanilang mga pagsamba, mga kapatid at mga kaibigan, sa mga Diyos-Diyosan. At ayaw ng Diyos na makisama po tayo doon. Next, sa 1 Corinto 10:27, sabi po rito, kung kayo inyanyahan ng isang hindi sumasampalataya at ibig ninyong pumaroon, ang anumang ihain sa inyo'y kanin ninyo at huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budi. Ito po ay ginagamit po ng marami para labanan ang doktrina ng Adventist. Okay, pwede na palang kumain kahit ano. Sabi. Kasi, pag inanyayahan kayo anya nang hindi sumasampalataya, ibig mong pumaroon, ano mang ihain sa inyo, kanin ninyo? Anong interpretation nila dito? Eh, pag inanyayahan ka ng pista, inanyayahan ka sa pistahan, hinainan ka ng baboy, kainin mo. Yan ang sabi ni Pablo eh. Teka muna. Yun ba talaga ang ibig sabihin ni Pablo? Yun ba talaga ang sitwasyon ng mga taga-Korinto, mga kapatid at mga kaibigan? Ano ang background? Ano ang history? Ito, pakinggan nyo. Sabi po dito, obviously, this custom pertain to a cultural settings different from today. Ayan o, tandaan nyo po yan. Iba ang settings nila sa ating panahon ngayon. The point is that people in Corinth would buy meat in the marketplace, offer some of it to pagan idols in one of several temples, and then take the rest of it home for dinner. Ayan, no? Therefore, some Christians feel that eating such meat involved them in idol worship. Oh, pansinin nyo ha? Yung custom nila, yung kultura nila, ay iba sa ating kultura. At may pagkakaiba rin yung paghahandog sa Old Testament at sa New Testament. Kasi sa Old Testament, karamihan buong hayop, buong katawan ng hayop inihahandog. Samantalang sa current, ayon sa pag-aaral, ay bumibili lang sila ng karne at yun ang kanilang inihahandog, hindi buong hayop. At yung binili ng karne, ay kumukuha sila ng bahagi noon at inihahandog nila sa templo ng mga Diyos-Diyosan. Ang natira, iuuwi nila ito para maging pagkain. Ayon sa mga bagong hikayat ng mga Kristiyano, pag kumain ka noon, katulad yan ang pagsanba sa Diyos-Diyosan. Tingnan nyo ha, ang pagkakaiba. Ano ang sabi po dyan? Ang kaisipan nila noon, iba sa takbo ng ating kaisipan ngayon. Di ba? This custom pertaining to a cultural setting different from today. E ngayon, ang iniisip po natin, kita mo, pwede nang kainin yung bawal. Teka muna, alam ba natin yung setting? Alam ba natin yung social setting ng taga-Korinto? Yung pala naman, ayon sa pag-aaral, ay ang takbo ng mga festival o paghahandog sa Diyos-Diyosan sa mga taga-Korinto ay mas marami na sa kanila na hindi na buong hayop ang hinahandog. Namimili na lamang sila sa mga pamilihan at yung karne, kukuha sila ng portion ng karne, ihahandog nila sa Diyos-Diyosan. Yung inihandog nila sa Diyos-Diyosan, iniiwan yun doon sa templo ng mga Diyos-Diyosan. Yung kapiraso at yung bahagi noon, hindi nila inihandog yun. Dadalhin nila sa bahay yun at iluluto nila. Sabi ni Pablo, kung kayo anyayahan, kainin nyo yan. Ito ngayon, iba naman yung isip, takbo ng isip ngayon. May baboy yun, kainin mo. Wala ang baboy doon. Ang mga hinahandog nila sa panahon yun,
nalalaan na itong mga Kristiyano. Alam nila na yung nag-invite sa kanila, ang karne na yon ay hindi bawal. Ang usapan na lamang ay kung inihandog ba o hindi. Sa kay Pablo, alam ni Pablo ang setup. Alam niya na hindi naman inihandog yon, kundi yon ay natira doon sa mga inihandog. Yan po yung historical background. Kaya, pag binasaw natin yung talatang 28, kung may magsabi, inihandog yan, eh, alang-alang doon sa nagsabi, ay huwag nang kakainin. Ayan. Halimbawa, yung nag-invite din sa inyo, nandoon din yung nagsabi, kain na, hindi man nang palataya yun eh. Yan ay inihandog. Ibig sabihin, pati yung inihandog nila ay dinala nila, huwag mong kakainin, sabi ni Pablo. Kasi may nagsabi sa iyo eh. No? Pero karamihan doon ay alam ni Pablo na yon ay hindi dinadala yung mga inihandog, kundi iniiwan po yun doon sa templo ng mga Diyos-Diyosan. Hindi na po katulad ng sa Old Testament na yung paghahandog ng mga anak ng Israel, sinusunog yung buong katawan ng hayop, ginakuha lang yung taba, pinapaagos yung dugo. O, tinan nyo, sa verse 25, yung pamilihan na binabanggit dyan, lahat ng ipinagbibili sa pamilihan, kaya ninyo at huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahil sa budhi. Ayan, kaya, kasi nga, ang sitwasyon nila noon ay may karni na lang ang inihahandog nila sa piyesta. Kaya yung buong malinis na hayop na tinitinda nila ay hindi problemang kainin. Ito yung particular na sitwasyon sa lugar ng Korinto. Kaya yung issue pa rin dito ay yung paghahandog ng inihain ba o hindi sa Diyos-Diyosan. Wala pa rin karumal-dumal yan. Paano natin nalaman? Babasahin mo pag sinabing karni doon, malalaman mo yun kung karumal-dumal o hindi. Pero bruma ang tinutukoy doon. Ibig sabihin, hindi akatarton. Eh kaso, ang iba ngayon, hindi, pareho lang yan. Hindi ho, pareho yan, mga kapatid. Mapapagalitan tayo ng sumulat ng Biblia. Kaya nga, na-identify natin na malilinis na hayop yung inihandog nila kasi ang ginagamit po ay bruma. Tandaan ho natin, yung binabanggit sa 14 ng Roma, Kapitulo 8 ng Unang Korinto, Kapitulo 10 ng Unang Korinto, pare-pareho lang po yan, bruma. Wala pong bawal, wala pong karumal-dumal dyan. Yan po ang pag-aaral, mga kapatid at mga kaibigan, ng tama mga sa mga talata ng Biblia. Ngayon, tuloy natin. Dito naman sa aklat ng Kulusas 2:3, sinabi ho dito, na siyang kinatataguan ang lahat ng mga kayamanan, ng karunungan at ng kaalaman. Bakit naman sinabi po dito sa talatang ito na si Kristo ang kinatataguan ng lahat ng kayamanan at karunungan at ng kaalaman? Tapos sa verse 9, sapagkat sa Kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. O, tingnan niyo po mga kapatid. Bakit sinabi ni Apostol Pablo ito? O, tingnan niyo. Yung background niyan, eto po. Paul stressed these facts about Christ because the false teachers in Colossae were teaching that Christ is only partly God. Paul's statements then are a direct refutation of that false view. Ayon. So, yung pong mga nagtuturo sa mga taga-Kulusas ng pagka-Diyos ni Kristo ay hindi buo. Mayroon lang bahagi siya ng pagka-Diyos. Ayon ang tinutukoy ni Apostol Pablo dito, mga kapatid. Kaya sinasabi niya, nasa kanya ang kapuspusan ng pagka-Diyos. Ang pagka-Diyos ni Kristo, buo. Yan ang background. Meron lang kasing mga nagtuturo noon na si Kristo ay partly God.
Kaya sa Seventh Adventist ngayon, tayo po ay nagtuturo 100% God si Kristo. Hindi partly. 100% man. Kasi nung magkatawang tao siya, kinuha talaga niya yung kabuuan ng pagiging katawang lupa. So, hindi kalahating Diyos, kalahating tao. Ay mayroong mga nagtuturo. Maliit na Diyos. Hindi ho. Buo kapuspusan ng kanyang pagka-Diyos nasa kanya. Mga ginigilin ng mga taga subaybay. Ngayon, ito, bilang last part, pag-aralan ho natin. Bakit ang Diyos ay mayroong 10 salot na binigay sa Egypt? Isa-isahin natin ito bago tayo magtapos. Bakit 10 at bakit ganito yung mga salot? Number one, Nile turned into blood. Exodus 7 verses 14 to 25. Yan. Bakit daw? Kasi itong si Happy or si Epis, the bull god, god of the Nile, si Num, ram god, guardian din ito sa Nile River. So meron silang pinaniniwalaan na mga Diyos-Diyosan na nakatira sa Nile River. Kaya, pinakita ng Panginoon dito na hindi totoo yung mga Diyos-Diyosan na pinaniniwalaan ng mga taga-Ehipto. Ginawang dugo yung tubig. Walang nagawa yung Diyos-Diyosan nila. Kasi naniniwala sila na itong si Apis, no? Si Happy, at si Num, oh, ay mga gwardiya daw ito, bantay sa mga sa ilog Nilo, mga kapatid. Pinatunayan, walang katotohanan, walang kapangyarihan ang kanilang kinikilala ng Diyos-Diyosan. Pangalawa, yung number 2 ay mga palaka. Mababasa natin yan sa Exodus 8:1-15. Meron pong tinatawag na goddess of birth si Hijit with a frog head. Ang kanyang itsura ay, ang ulo ay palaka. Pinaniwalaan to ito nila na Diyos-Diyosan. Eh kaya nagkaroon ng salot ng napakaraming palaka. Eh itong si, yung goddess nila na si Hijit, may nagawa ba? Wala. Kahit ang ulo niya ay palaka, walang nangyari. So may purpose ang Panginoon sa pagbibigay niya ng mga kautusan, mga kapatid. Kaya nga ang mga kautusan niyan at mga parang pangyayari sa Biblia, hindi dapat natin yan basta winawalang halaga, mga kapatid. Number 3, yung nuts, no? Si Set, God of Desert. Sa 8:16-19, meron po kasi silang pinaniniwalaan na God of Desert, si Set. Wala rin namang nagawa kung Diyos-Diyosan siya ng disyerto, no, mga kapatid, ng malawak na disyerto sa Egypt. Eh bakit wala siyang nagawa ng magkaroon ng mga kuto? Number 4, flies. Ito yung mga langaw. Si Re, no? Re, a sun god or the god, God watch it. Ayan, possibly represented by the fly. Ayan po. So, meron din silang Diyos-Diyosan ng mga kuto. Mga kapatid, yan po ay nababasa natin sa 8:20 talang kapitulo 8 talatang 20 ng aklat ng Exodus, no? At ang panglima, yung nangyari yung mga pagkamatay ng mga hayop nasa chapter 9 verses 1 to 7. Bakit hayop ang mamatay at hindi lang mga kahoy, mga pananim, no? Kasi meron Diyos-Diyosan silang si Hathor, goddess with a cow head. Tulad din si Apis na ang ulo naman ay palaka. Tapos yung the bull god, symbol of fertility. Yan po.
Oh, pag sinabing symbol of fertility o Diyos-Diyosan o simbolo ng kasaganaan, ay dapat hindi kandamata yung pangunahin nilang kayamanan, yung mga hayop. Namatay lahat, mga kapatid. Ang dami. Para patunayan ng Panginoon na yung Diyos-Diyosan ng mga taga-Egypt ay hindi. Para patunayan sa mga taga-Ehipto, at the same time, para patunayan ng Diyos sa kanyang bayan na yung kinikilalang mga Diyos-Diyosan sa Ehipto ay hindi totoo. Kaya nga, nung lumabas sila, isa sa unang utos, huwag magkakaroon sa ng ibang Diyos sa harap ko. Ang sarap po pag-aralan ng tama, mga kapatid, ang Biblia. Number 6, Bukol, chapter 9, verse 8 to 11, to 12. Si Sikmet, goddess with power over disease. Si Suno, the pestilence god. Si Isis, goddess of healing. O Bukol, sakit yan eh. Kung merong Isis, goddess of healing, Diyos nang nagpapagaling. Sa po si itong si Suno, Diyos ng mga piste. Oh. Tapos mga sakit, mga salot, no? Tapos yung si Sikmet naman, goddess with power of disease. Merong kapangyarihan sa mga may sakit. Ay hindi naman napagaling yung katakot-takot na Bukol na tinanggap ng mga taga-Egypt. Yan ang mga pagpapasinungaling ng Diyos sa kanilang mga pinaglilingkuran. Hindi naman totoong Diyos. Hindi naman totoong Diyos. Number 7, chapter 9, verses 13 to 35, Sinat. No? Oh, yung hail naman dito. The sky goddess, Osiris, god of crop and fertility, set for storms. Ayan. So, wala rin nagawa, mga kapatid. Yung si Osiris, god of crops and fertility, doon naman sa salot na hail. Ano? Number 8, yung mga balang naman, chapter 10, verses 1 to 20, andyan pa rin si Nat, the sky goddess, si Osiris, god of crops and fertility, wala rin. Kinain ng mga balang ang kanilang mga pananim, mga kapatid. Walang kwenta at hindi totoo ang Diyos-Diyosan. Number 9, nagkaroon ng darkness, chapter 10, verse 21 to 29. Si Re, the sun god. Si Horus, a sun god. Si Nat, a sky goddess. Si Hathor, a sky god, goddess. So walang nangyari. Sky goddess, dapat kung magkaroon ng dilim, di paganahin nila yung ilaw, yung sun, oh, sun god, si Re or Re-Ra, no? Si Horus ganun din, sun god din ng mga Egyptian. Meron pang Diyos-Diyosan ng sky, ng langit. Ayan si Nat, saka si Hathor. Wala rin nangyari. Nangyari po ang kadiliman na gawa ng tunay na Diyos para ipakita na sila yung hindi totoong Diyos. Last, number 10, pagkamatay ng mga panganay, death of the firstborn, chapter 11, verses 1 to 12, at saka yung 12, 30, buong chapter yan, at saka chapter 12, verse 30. Si Min, god of reproduction. Si Hijit, goddess who attended women of at childbirth. Na pag may nanganganak na babae, nandaw yan si Hijit. Si Isis, goddess who protected children. Kaya yung Pharaoh's firstborn ay tinatawag na son, a god, mga kapatid. So wala rin nangyari, namatay mismo yung kinikilalang magiging Diyos ng Ehipto. Kasi yung hari, yan ang pinaka-Diyos nilang kinikilala. So, yung anak ni Paraon, na tinatawag na rin na susunod na magiging Diyos ng Ehipto, walang nangyari, mga kapatid at mga taga-subaybay. Kaya sabi po rito, in ancient Egyptian religion, many of the gods and goddesses who were worshipped in one city or location
and or at one period of time were believed to have assimilated the gods and goddesses of other areas and time periods. Their religion was thus often complex and at times even contradictory. Yan. Kahit nasa kanila, hindi magkaisa sa kanilang mga kinikilalang mga Diyos-Diyosan. Ang resources, ang sources po natin mga kapatid, mga kaibigan, ay mula sa Encyclopedia Britannica, yung tungkol dito sa mga Diyos-Diyosan na ito, under the word Egypt. Yan. So, makita niyo po yung reference po dito. Ganun din po yung Bible Knowledge Commentary, Old Testament. Ayan po, 1987, page 120. So, yan po mga kapatid at mga taga-subaybay, yung mga kinuhan po nating reference. Of course, overall, ang ating reference po dito, number one, is yung Basic Bible Interpretation with Roy Zuck. Ang ating susunod na pag-aaral, mga kapatid, ay ito. Mga gap pa rin ito. Economic gap, agricultural gap, legal gap, domestic gap, architectural gap, geographical gap, social gap, military gap, clothing gap. Kaya, dito natin pag-aaralan uli ito, mga ginigili pong naman mga taga-subaybay. No? Ating iisa-isahin ho uli ito. At titingnan po natin yung mga magaganda pang matututunan po natin sa aklat na ito. Harinawa mga kapatid, mga kaibigan, na muling nakinabang tayo doon sa ating mausisang pagsusuri sa mga talata ng Biblia. No? Palaot tayo ng palaot, palawak ng palawak ang ating pong pag-aaral, kaya sana ay lagi kayong nakasubaybay. Kung kayo nakinabang, pakishare ang programang ito, pakishare ang episode na ito. Huwag ko kayong papayag na hindi po ninyo ito ma-share. Ngayon, bago tayo tuloy magtapos mga kapatid at mga kaibigan, nais ko po munang batiin ang mga sumusunod. Sila po yung mga taong naging bahagi ng ating pong ministeryo. At nais ko pong batiin sila Ma'am Sim Ibora, ang mag-asawa, at yun din si Brother John at Mercy Banaag, yun si Brother John Merz. At ganoon din po si Ate Mel Borja, binabati ho natin. Mr. and Mrs. Romy Valdez, Sister Tonet at Brother Romy ng Singapore. Brother Alex at Sister Maria Destacamento. At ganoon din po si Ma'am Precy dito po sa Nagkarlan, Laguna. At ganoon din po si Joylyn Sayer, binabati din po natin. Kapatid na Dexter Tamayo. At kung meron po akong nakalimutan na mga minsan naging bahagi ng ating programa, ay sana ay Panginoon ang sumain yung lahat. Binabati ko rin si Mr. And Mrs. Evelyn Gubat, yung Gubat family ng Marcus Bake Corporation. Thank you po sa inyong pagiging part ng ministry. At binabati din po natin yung lahat po ng mga kapatid na nagsishare ng programang ito. At ganoon din siyempre, Brother Bong Ikban, Brother Bongski, maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood. Talagang kahit na busy, kahit na madaling araw, gumigising para manood. God bless kapatid. At salamat po sa inyo. At special pong promotion, nais ko pong batiin ang mga nangunguna ng Blessed Hope Builders. Sa pangunguna po yung Brother Boots Rodilas, Brother Dan Baltasar, binabati ko rin si Pastor Jeb Bresabal at iba pang mga officer ng Blessed Hope Builders. Ito po ang YouTube channel ng Blessed Hope Builders. Meron pa lamang pong 153 subscribers. Ano po itong Blessed Hope Builders, mga kapatid? Ito po ay isang programa, isa pong samahan po ito, na may mga magaganda po silang plano, kasama po yung livelihood,
at iba pang mga panukanan nila kung paano makatulong, makapagbigay ng work sa mga walang trabaho, at iba pa, mga kapatid, mga kaibigan. Sana po ipakisubscribe po ninyo ito. Type nyo lang, Blessed Hope Builders. Magkikita po ninyo yung logo. Ayan po yan. At ang kanila na namang page ay ito. Pakifollow and like ang kanilang page, Blessed Hope Builders page. Sana po ay suportahan po ninyo ang page na ito. Kami po ay nagtutulong-tulong para ma-promote po ang page na ito. Mag-contribute po kami ng mga video sa page na yan para mabuhay po yan at masuportahan. Huwag niyo pong kalimutan, napamuna po ni Brother Boots Rodelas at iba pang mga admin sa page na yan. So mga kapatid at mga kaibigan, bago ako manalangin, ay hindi namin pwedeng makalimutan yung mga taong naging bahagi ng magsimula ang pag-aaral natin ministry hanggang ngayon na naging part, minsang nagbigay ng tulong, meron namang nagpatuloy. Sa inyo pong aming pasasalamat. Gusto po namin muling ipaabot ang pasasalamat sa inyo sa pamagitan po ng maiksing video na ito kung saan ay ang pamilya ng pag-aralan natin ministry ay nagbabalik sa inyo ng pasasalamat. Panoorin niyo po ito. Dahil po sa inyo, nakita nila ang liwanag. Nalaman nila ang katotohanan. Natuto nila ang daan. Natutunan nilang magtiis. Nakilala nila si Kristo. Naramdaman nila ang pag-ibig ng Diyos. Maraming nanumbalik sa pananampalataya. Nalaman nila kung paano maligtas. Lumawak ang gawain ng Panginoon. Kaya nananatili ang pag-aralan natin ministry. Sa lahat ng mga naging bahagi ng pag-aralan natin ministry, maraming maraming salamat sa inyong pagtitiwala at patuloy na suporta. Kami ang pag-aralan natin ministry family. Ayan. Sa maraming salamat po mga kapatid, mga kaibigan. Sa Diyos ang kaparihan at wala ang aming tagumpay, wala ang tagumpay natin sa programang ito kung wala kayo. Patuloy po ninyo kaming idalangin, patuloy din naman kayong idadalangin. At ito po, amin po uling uulitin, inyong makikita po dyan ang mga picture ng church na ating tinututukan ngayon para mabigyan ng tulong. Yung Towerville Seventh Adventist Church na hindi pa talaga church, kundi isa pa lamang hindi rin barong-barong. Ano? Talagang nilagyan lang ng bubong. At masisigla ang mga kapatid, kaya isang bagay na dapat po natin silang pag-ukulan din ng sa mga kapatid po na willing tumulong. May mga iba naman ang kanilang hilig yung tumulong ng mga church building. Ito po, sa pamagitan ng pag-aral natin ministry ay ipaparating po natin sa kanila ang tulong na inyo pong ipapadaan naman sa gawaing ito. Kung paano po kayo nagtiwala sa mga binigyan natin ng tulong na mga biktima ng bagyo na nakarating, walang labis, walang kulang sa kanila. Ganun din po yung ating gagawin. So mga kapatid, mga kaibigan, maraming salamat sa inyong pagiging kapartner ng gawain ito. At kayo po ay aming patuloy na idadalangin. Tayo po ngayon ay dumako sa ating panghuling panalangin. Nakilang Diyos sa mga banal na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, napakabuti po ninyo. Salamat sa Panginoon, sa inyo Panginoon, sapagkat muli po nakapaghayag kami ng mga kaalaman ito. Nawa ang programang ito ay naging pakinabang sa lahat ng mga aabutan ng video na ito. Salamat sa mga kapatid na nag-share. Salamat sa mga kapatid na sumuporta. Salamat sa mga nanood. At nawa, kung mayroon pong mga nagsusuri, nakikita nila ang liwanag at naging bahagi ang programang ito, aming inaasahan, dakilang Diyos, na kayo po ang magiging guide nila sa pamamagitan ng kapangyarihan. Panginoon, ipagkaloob sa kanila ang matibay na pagpapasya upang kayo ay kanilang yakapin, kayo tanggapin bilang kanilang tagapagligtas, na sila ay aming makasama sa paghihintay sa malapit ng pagdating ng inyong anak. Pagpatawad po ang mga pagkakasala na aming nagawa sa inyo. Ito ang aming hiling at dalangin
sa pangalan ng aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat mga kapatid at mga kaibigan. Hanggang sa muli, tayo magsama-sama upang patuloy na pag-aralan ang salita ng Diyos. God bless us all. Upang di magkamali.